Beloved Brother Neil Abenir, sa kanyang dakilang paglati sa ating pong mahal na Jesus. Amen. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba at papanangal ay sa ating pinakamamahal na po Jesus po lamang. At tayo po ay nagbibigay ng dobling paggalang sa ating beloved Pastor Evangelist Will D. Estrada Almeida, the entire prophet of God, at patuloy po natin na inaalala ang mga turo at aral na ating buting assistant pastor Lina C. Almeida at sa lahat po ng beloved Almeida children at sa inyo po mga inibig ko, magandang umaga na po sa inyo lahat. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat isang napakalaking pribileyo po na ako po ay makapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Sapagkat hindi man po karapat-dapat, kinahabagan lang ng ating mahal na Panginoon na ako po ay mapabilang sa totoo at tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos sapagkat pinatunayan po ng ating mahal na Panginoon sa 28 years naming paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon. Nakamtan po namin ang pangako ng ating mahal na Panginoon ng triple blessing na pagpapala na nagmumula sa ating mahal na Panginoon na kung saan mga aming mahal ang isa sa mga pagpapala aming nakamit sa ating mahal na Panginoon ng aking may bahay, mga mahal ay almost 14 years na wala po kaming anak. Pagamat ako po ay nagtatrabaho bilang isang health worker, mga mahal, isang frontliner, mga mahal. Ang sabi ng doktor, talagang tsambahan lamang po ang kanyang pagbubuntis. Subalit kami po ay sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kami po ay patuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. At sa takdang panahon, mga mahal, after 14 years, mga mahal, pinagkalooban po kami ng anak. Purihin na ating mahal na Panginoon. At dumating po yung time na yung pangalawang anak namin, mga minamahal, doon din po pinanganak sa ospital na aking pinapasukan one day, mga mahal, bagong panganak siya, mga mahal, na-diagnose po siya na mayroon po siyang pneumonia. At isang araw pa lang po siya nga pinanganak, mga mahal. Kaya ang sabi ng doktor na aking kasama ay kinakailangan mag-take po siya ng 1 week na antibiotic, mga mahal. Sapagkat doon ko po nga nalaman na baga ngayong bata na bagong panganak, pag yan po ay nag-take ng mga antibiotic, mga mahal, yung kanyang mga organ ay nalulusaw, mga mahal. Kaya yung iba ay nagiging mongoloid, mga mahal. Subalit kami po ay sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Napakahirap pa mag-decide sapagkat doon po ako nagtatrabaho. Ang sabi na aking kasama sa trabaho, wala ka bang tiwala sa doktor na humahawak sa iyo? Sabi ko, mayroon po. Subalit higit ang aking tiwala sa ating mahal na Panginoon. Purihin at dakila Diyos. Kami po ay nag-wave, mga mahal. Pumirma po kami ng waiver na kami po ilalabas. At nariyan po na nagalit ang mga mahal sa buhay na aking may bahay sapagkat napakadelikado po ang kanyang sakit sapagkat 1 year old pala ay mayroon na po pneumonia. Subalit kami po ay nanalangin na aking may bahay. Ang sabi namin na almost 14 years wala kaming anak. Ngayon binigyan kami ng pangalawang anak. Imposible na ito po ay mawawala sapagkat ito po ay regalo ng ating mahal na Panginoon. Kaya po kami umuwi, lumabas po kami, mga mahal, at dumaan po kami sa ating outreach sa Dakpo ng Tipolo para magpalihans po sa ating mga manggagawa doon. At after 1 week, mga mahal, nagpa-check po kami sa labas, mga mahal, sa ibang clinic, mga mahal. At doon po napatunayan na ang sabi, ang kanyang pagdidilaw ay normal lamang. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin mahal na Panginoon. At ngayon po ay almost 9 years na po ang aking anak, mga mahal. At ganoon din po, mga minamahal, pinatunayan po ng ating mahal na Panginoon yung mga pangako niya, ang dakilang himala ng kagalingan po, ng karamdaman sapagkat bilang isang frontliner, mga mahal. Isang araw, mga mahal, na-tempo po sa akin ang isang severe na pasyente, mga mahal, at dying po ito. Sapagkat ang lahat po na dying na patient, mga mahal, at na mga positive ay talaga nililipat po namin sa hospital na kung saan po doon po namin nilalagak. At dumating po yung time na yun, mga mahal, na kalagitnaan na nagkaroon po, nakaramdam po ako ng takot, mga mahal. Abang inantay ko po yung pasyente para sumakay sa aking manihong ambulansya, mga mahal. Nakaramdam po ako ng takot at ang aking mga kamay ay naninigas.
At hindi po ibig sabihin, hindi po nakakonsentrate manumahal. At pag yun po ay nailipat ko, baka mabangga kami. Subalit habang inaantay ko po yung pasyente na yung mga mahal, naalala ko po ang turo ng ating mga mahal pastor na pagdating ng kagipitan ay manalangin at magsisi. Naalala ko po na ang mga manggagawa sa oras nito. Ang ating mahal pastor ay nakaluhod. Mga mahal, ako po ay tumawag sa ating pastoral house, mga mahal, at naisagot po ng ating manggagawa doon na ang sabi niya, manalangin ka at magsisi at banggitin mo ng hallelujah, praise the Lord, 1,000 times, mga mahal, habang inantay ko po yung pasyente, mga mahal, at unti-unti, mga mahal, hallelujah, praise the Lord, mga mahal, at pagbaba po ng pasyente na yung mga mahal, naging normal po ay pakaramdam na wala po ang paninigas na aking mga kamay, mga mahal, at nahihatid ko po sa kabilang hospital, na purihin na ating dakilang Diyos, mga mahal, na nariyan po ang pag-iingat, mga mahal, sapagkat talaga nga, kung bilang isang health worker, mga mahal, kung wala po tayo sa ating mahal na Panginoon, kung wala po ang mga panalangin na ating mahal pastor, ang mga backup prayer, mga mahal, ay malamang talaga nga nariyan na matatakot ka. Subalit, dahil sa ating turo at aral na tinuturo na ating mahal pastor, nagmumula sa ating mahal na Panginoon, mga mahal, nariyan po sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, pinag-iingatan, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Purihin ating mahal na Panginoon, at dumating po yung time ta nung nakarang taon po. At hindi ko po namalayan na sinubok po ang aking may bahay, mga mahal, na bigla po siya nga nahirapan na huminga. At hirap na hirap po sa mga huminga, mga mahal, nung pinacheck ko po ito. Ang kanyang puso pala ay lumubog na sa tubig. Hindi po na namin na malayan, biglaan lang po ito, mga mahal. At datlong dipa ay hindi na po niya kayang lakarin, mga mahal. At nung nakita po sa ultrasound, sa x-ray, maging sa to the echo, mga mahal, ang kanyang mga ugat ay barado na. At ang sabi po ng doktor na aking kasama, kinakailangan na dalhin mo na sa ospital, baka mahuli po ang lahat. Ang sabi ng isang doktor, kinakailangan lagyan natin ng tubo sa tagiliran para mailabas yung tubig. At ang sabi na po ng kaibigan pong doktor, naka-ready na po ang sa Philippine Heart Center, doon po siya operahan. Subalit ang aking may bahay ay tinanong ko po siya na ako po ay umuwi, sapagkat habang lumilipas yung buwan, mga pangalawang buwan na po, manumahal, nagiging critical po siya. At hindi nga po alam ng kanyang ibang mahal sa buhay. At almost araw-araw po ako bumibili ng isang tanking oxygen, mga mahal, bago po ako dumalo sa ating banalagawain. Ako po muna ibibili ng isang tanking oxygen para iwanan ko po. At pagbalik ko po ay talagang nariyan po nga kanyang hirap sa paghinga. Subalit nagtataka po ako, mga minamahal, pagdating ng alasays ng gabi, hirap na hirap na po siyang huminga. Sumusuka siya. At pagdating sa umaga, nagiging normal siya. Sabi ko, nariyan pa rin ang paggabay natin, mahal na Panginoon. At dumating po yung time na talaga nga hindi na po niya kaya, mga mahal, sapagkat nakita ko po bilang sa nagtatrabaho sa ospital, yung sign ng kamatayan ay talaga nakita ko po, sapagkat yung mga paa niya at kaliwa ay umakyat na po yung manas. At ang sabi ko sa kanya, ang sabi ni Doc, kaibigan ko po, mga mahal, sabi niya, dalhin na raw ko kita sa ospital. At ang sabi niya, doon po siya pinaghimalaan natin, mahal na Panginoon, nung nanindigan po siya na sabi niya, mamatay ako, mabuhay, ay manatili ako sa panapalataya sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po siya nagpadala sa ospital, baka doon po ako nagtatrabaho. At doon nga po, after ng ilang araw, mga mahal, laking gulat po namin. At talaga nga na bigla po siya nga yung umihi, mga mahal, yung isang arinola ay napuno po yan, mga mahal. Umimpis po ang kanyang tiyan, mga mahal. Yung tubig po na yung puso niya na nakalubog doon, din rin po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin, mahal na Panginoon, at ganun pa man, mga mahal. Iniwan ko po sila ng aking anak na maliit pa. Ako po yung nagtungo sa ating balagawa sa Adako na Antipolo para mag-alay ng pag-aayuno, mga mahal. At pagbalik ko po, laking gulat ko po, ang aking may bahay nakatayo na, naglalakad na, pinagaling na po ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Talaga nga, sabi ko, talaga nga walang imposible sa ating mahal na Panginoon. At sa kahabagan po ng ating mahal na Panginoon, parang nagdahilan lang ngayon po ay muli po siya nga binalik bilang mga awit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon kaya sa 28 years naming paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
talagang nakamtan po namin ang pangako ng mahal na Panginoon na triple blessing. Pagpapalang physical, yung kagalingan ng aming mga karamdaman, material man mahal, napakahirap din po ang aming buhay. Subalit, sa habag ng ating mahal na Panginoon, pinatunayan natin mahal na Panginoon na bangabat pandemic mga mahal ngayon, na halos magdadalawang taon na, lalo pa pong pinagsagana, pinagpala kami ng ating mahal na Panginoon. Purihan dakilang Diyos, wala kaming bahay, wala kaming sasakyan. Yan po lahat ay pinrovide ng ating mahal na Panginoon. At naalala ko po ang pangako ng ang sinabi po ng ating beloved pastor dito pa lang sa Pilipinas, pag ikaw ay sumumpalataya, magtiwala at maglingkod, magtapat sa ating mahal na Panginoon, ay makakamit mo yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan po ang pagpapala na aming nakamtan, ang pagpapalang physical, material, at higit sa lahat ang spiritual na pagpapala kami po ay ginagamit sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen.